Isa sa mga masasabing nakakakilabot na urban legend sa bansang Japan ang tungkol sa batang babae na nagngangalang Peko-chan. Si Peko-chan ay ang nakalagay sa loob ng sikat na brand ng candy. Ang manika at picture niya ay makikita sa harapan ng maraming tindahan at ang kanyang nakangiting mukha at nakalabas na dila ay makikita din sa lahat ng mga paket ng candy. Ngunit ano nga ba ang lagim na bumabalot sa kwento ni Peko-chan at bakit kinain niya ang kanyang nanay? At huwag na nating patagalin pa at umpisahan na natin ang kwento. Si Peko-chan ay mascot na isang kumpanya sa Japan na pangalan ay Fujiya na naggagawa ng candy na tinatawag na Milky. Marami ang naniniwala sa urban legend na ito dahil madami daw itong ebidensya na kinain ni Peko-chan ang kanyang ina at isa na dito ang kanilang company slogan na ang ibig sabihin ay Milky Taste Like Mama. Si Peko-chan ay isang batang babae, 6 na taong gulang na may chubby cheeks o matatabang pisngi na naka-pigtail at mayroong red ribbon sa kanyang buhok. Lagi siyang nakikita sa mga logo na parang dinidilaan niya ang pisngi na pulang-pula na tila dugo ang kulay. Ayon sa usap-usapan, tungkol sa urban legend na ito ay talaga namang tatayo ang mga balahibo mo sa ginawa ni Peko-chan sa kanyang sariling nanay at talagang kikilabutan ka kapag nalaman mo ang rason kung bakit ito nagawa ni Peko-chan. Si Peko-chan ay isang normal na bata na namuhay kasama ng kanyang nanay sa panahon ng World War II. Dahil sa gera, sobrang kulang ang supply ng pagkain sa Japan. Sa hirap ng buhay at walang makain ay minsan kinakailangan nilang uminom mag-ina ng putik at gumatngat o kumain ng kung ano-anong damo, ugat at dahon na kanilang makita upang mapawi ang kanilang gutom at para lang sila ay mabuhay. Pero bago tayo magpatuloy, ilike mo naman ang video ito at i-click mo na din yung subscribe button at notification bell para hindi ka dalawin ng kumawalang kaluluwang ito mula sa katawan ng pumanaw. Biro lang kaibigan. Isang araw dahil sa giyera ay kinailangan nilang magtago sa isang sobrang liblib na lugar na halos walang puno, halaman at ugat. Ang nanay ni Peko-chan ay sobrang nahahabag sa nakikita niya lalo na pag nakikita niyang namimilipit sa gutom ang kanyang anak. Ang mag-ina ay hindi makaalis sa lugar na kanilang tinataguan kaya unti-unti ding nauubos ang kanilang pagkain. At kinailangan na ng nanay ni Peko-chan na gumawa ng isa sa pinakamabigat na desisyon niya sa buhay. At ang desisyon na iyon ay ipakain sa anak niya ang ilang parte ng kanyang katawan. Kumuha ang nanay ni Peko-chan ng matalas na bagay na nakuha niya sa mga nasawing sundalo. Unti-unti niyang pinutol ang kanyang kamay at ito ay ipinakain niya sa kanyang anak na si Peko-chan. Nung una ay hindi ito kinakain ni Peko-chan kahit siya ay gutom na. Pero dumating ang oras na halos di na niya maigalaw ang kanyang katawan dahil na din siguro sa pagod, gutom at hino niyang nararamdaman. Kaya siya ay wala ng choice kundi ang kainin ng parte ng kamay ng kanyang nanay. Habang kinakain ni Peko-chan ang kamay ng kanyang nanay ay para itong isang mabangis na hayop na parang kinulong sa hawla ng matagal na panahon na hindi pinapakain. Si Peko-chan ay sarap na sarap sa lasa ng kamay ng kanyang nanay at di niya makalimutan ang matamis na lasa ng laman ng kanyang ina na tila nakakain siya ng isang matamis na candy. Pagkatapos kainin ni Peko-chan, ang ibinigay ng nanay niya sa kanya ay parang nawala na siya sa kanyang sarili at sinugod niya ang kanyang nanay at ito ay binawian niya ng buhay at kinain ang buong katawan. Nang siya ay bumalik na sa sariling katinuan ay nakita niya na lang na kinakain niya ang kanyang sariling nanay. Marami ang nagsabi na pagkatapos ng pangyayaring ito ay nagpatuloy si Peko-chan sa pagkain ng laman ng tao at nabuhay siya bilang isang kanibal o tao na kumakain ng tao. May mga nakapagsabi na ang rason kung bakit kalabas ang dila ni Peko-chan at pilit inaabot ang kulay pulang parte ng kanyang pisngi ay
para abutin ang natirang dugo ng kanyang mga biktima sa kanyang mukha. Kung mapapansin nyo din, ang pangalan ng kending ito ay Milky. Mukhang normal lang sa pandinig ng iba, ngunit magugulat ka sa posibleng pinagmulan ng pangalang ito. May mga nagsabi na ang salitang Milky ay hango sa huling salita ng nanay ni Peko-chan at ito ang salitang Kill Me. At iyan din ang dahilan kung bakit ang slogan ng kumpanya mula sa salitang Nihongo ay Milky Taste Like Mama. Ang Fujiya Company ay mayroon ding mascot na kilala sa pangalan na Poko-chan. Makikita nyo na may kasamang batang lalaki si Peko-chan na laging may suot na blue hat. Ang sabi ng iba ay ito daw ay ang boyfriend ni Peko-chan. Ayon sa urban legend ay si Poko daw ay 7 years old na nakatira sa katabing bahay nila Peko-chan, at sinasabi din sa mga kwento na pagkatapos kainin ni Peko-chan ang kanyang nanay, dahil hindi pa daw ito nabubusog, pinuntahan niya si Poko. Natake ni Peko-chan si Poko. Binasag at binuksan nito ang ulo at kinain niya ang utak ni Poko. Sa sobrang sakit, kinagat ni Poko ang kanyang dila at nilunok ito para bumara sa kanyang lalamunan at upang bawian siya ng buhay. Ayon sa marami, kaya daw may suot na sombrero si Poko-chan ay upang maitago nito ang basag na ulo, at kung mapapansin niyo ay hindi nakalabas ang dila ni Poko. Kahit kilala naman talaga ang candy na ito dahil sa nakalabas na dila ni Peko-chan. Kaya din walang nakalabas na dila si Poko ay dahil kinagat at nilunok niya ito dahil sa sobrang sakit. At iyan na ang kwento ni Peko-chan, ang kumain ng sariling nanay. Kung naibigan mo ang videong ito, make sure na i-like mo naman at i-share ito. At kung bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na din. Maraming salamat sa iyong panonood. Pero bago tayo matapos, shout out muna tayo.